This is Jen Micabala. Welcome back to my channel. There is something about the Philippines that we share with all the other cultures in the world. Man has always been fascinated by the supernatural and have longed to harness its powers. It has been believed that through certain rituals, a supernatural attribute can be restored in an object and used in times of need. Here in the Philippines, we call it anting-anting or agimat. A special object bestowed with extraordinary powers is kept by warriors, shamans, and healers believed to give superhuman powers to overcome hostilities both human and non-human. Our ancestors believed that a special stone, a tattoo, a part of an animal, or some mysterious object with the right oration and rituals would protect from arrows, spears, swords, and sickness. Some also believe that these anting-antings can make someone invulnerable and possess a natural strength and speed, especially on a battlefield. Many are convinced these are still existed up to these modern times. Yung kadalasan ang ginagamitan ng agimat. Agimat na sinusuot, agimat sa loob, at agimat sa orasyon. Kadalasan, agimat na sinusuot, these are the most common of anting-antings. Under this classification are the wearable talismans, strong or necklace, bracelets, earrings, or belts. Agimat sa loob, because of the disadvantage of having a worn talismans which could get lost or removed from the body, some of anting-antings are ingested or implanted under the skin. Okay, agimat sa orasyon, incantation, prayers, chants, or murmurings fall under this category. So it is not physically thing. The agimat here in the spoken verses invoking spirits, anitos, elementals, or a divine being asking for powers. Meron ding agimat sa sulat. This group of anting-antings are the ones inscribed in a flat surface whether a handkerchief, shirt, wooden or metal surface, paper, or even the human skin, meaning tattoo. It is a set of verse, image, or symbol allegedly giving the wearer powers or protection. The image to the agimat is said to weaken it. Thus, great care must be exercised. Alam niyo ba kahapon, isa-isa kong tinanong kung ano yung purpose ng bawat agimat. Meron pang business, pang travel, para sa protection, and meron din swerte sa sugal. At isa lang sa lahat ng binibinta ni Nanay, may dalawa ako nakikitang talagang buhay. At hindi ako nagkakamali sinabi ni Nanay na matagal na daw nila niyang alaga. Kahit million or thousands pa po ibabayad niya daw sa isang tao sa kanya, eh, hindi niya tatanggapin kasi nga matagal na yan sa kanya, hindi lang swerte at kayamanan yung binigay niya sa kanya kundi ang mahabang buhay. But for Nanay, sinabi niya na she is also very tired na kasi ano na siya, matanda. And dito yun sa next vlog ko, yung tawag dito, yung parang sinasabi niya sa buhay niya kung ano yung may mga taong lumalapit kay Nanay, humihingi ng swerte sa sugal, gusto makapag-abroad, saka makapasa sa exam. Some of it ay parang tumatalab naman kasi bumabalik sa kanya, binibigyan siya ng pabuya, binibigyan siya ng share. Pero yung dalawang yan, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Kung alam niyo yung kung ano yan, dyan sa pinabalik-balikan ko sa camera, yan yung dalawang alaga ni Nanay na mahal niya, na kahit ilang libo at ilang million pa siguro, hindi niya ipagpapalit kasi buhay yan at inaalagaan niya. At alam ng mga katinderan niya yan na matagal na si Nanay dyan. May pinapakita siyang picture sa akin kung gaano na siya katagal nagtitinda sa Quaipo Church, sa labas ng Quaipo Church. At isa rin deboto si Nanay doon. At saka marami siyang sinishare sa akin kahapon na maririnig nyo sa next vlog ko. Thank you so much and subscribe. Click in my YouTube channel. GN Micabalo 7, yan yung mga vlog ko about travel and anything na sa tuwing nagbabiyahe ako, binablog ko at nag-endorse din ako ng establishment at
gusto niyo yung product na i-endorse ko. Tapos, inuuna ko yung mga followers ko or mga friends ko sa Facebook before I uploaded it in my YouTube channel. Kasi nga wala akong wifi. And hopefully soon, ma-establish na yung wifi sa amin. At ma-share ko, always updated na ako sa aking YouTube channel. Thank you so much! And see you on my next vlog! Bye-bye! God bless! Love you! Don't forget, paki-like, paki-share, paki-focus. Thank you!